Ayan, sabay-sabay po natin basahin. Deuteronomy chapter 6, verse 16 hanggang 19 po. Let's read all together. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Amen po ba? At ang mensahe po natin ngayon, ang pamagat po ng ating mensahe ay the blessing of obeying God's word. At ipinapanalangin ko po na through this message ay lubos po ninyong makita ang tunay na kahalagahan po ninyo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga saksi, at bilang mga main figure to save the 237 nations. So that makikita niyo po yung tunay na reason why do we have to obey God's word. Sa madali pong salita, why do we have to live inside of God's word? Why do we have to trust sa loob ng plano ng Panginoon? At malalaman niyo rin po yung pinaka absolute purpose ng Panginoon sa mga buhay po ninyo. Amen po ba? Kaya nga po, bakit po laging ipinapahayag po sa atin ang pangako po ng Diyos? At bakit po lagi po natin tinatanggap yung pangako po sa atin ng Panginoon? Bakit po ibinigay po sa atin ng Diyos si Jesu Kristo bilang ating eternal covenant? And kapag tayo po ay tumatanggap ng mensahe, bakit po laging ipinapaalala po sa atin nito na si Kristo ang natatanging solusyon sa lahat ng ating mga problema? At sa madali pong salita, kapag tayo po ay tumatanggap ng salita po na ito, bakit lagi po nating tinatanggap yung importanteng mensahe na kailangan nating mamuhay sa loob ng salita ng Diyos? Pero alam niyo po yung pinakapagpapala. Ang pinakapagpapala po rito ay bago po tayo mag-decide na manirahan o mamuhay sa loob ng salita ng Diyos, dahil yung pagpapala po na si Kristo ay nasa atin, kaya we can do everything po. Hindi na una yung step na ako ay na kay Kristo. But before that, si Kristo muna ay suma atin. Sa madali pong salita, before we call ourselves na mga anak ng Diyos, si Kristo po muna ay siya ay nagkatawang tao. Siya ay naghirap. Siya ay namatay at muling mabuhay. And after that po, kung sino mang tumanggap kay Jesu Kristo, sila ay magiging anak ng Diyos. That's all process po. Dito ba? Kaya po kung walang pagsasakripisyo po ng dugo, hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. Yun po ay nakasaad sa Roma chapter 5 verse 8. Kung hindi si Kristo namatay sa krus, hindi po tayo magkakaroon ng kalayaan mula sa ating mga spiritual na problema. Kung wala yung pag-aalay ng dugo, hindi po tayo matatawag ng mga anak ng Diyos na mayroong kaligtasan. Kaya po sa mensahe po natin ngayon, ano po ba ang pagpapala ng pagsunod sa salita ng Diyos? And bakit po laging ine-emphasize po ng Panginoon sa umagitan po ni Moises ng kailangang sundin ng mga Israelita ang 10 kautusan ng Diyos? From the from their journey sa Ehipto at patungo sa land of Canaan, laging ine-emphasize ng Panginoon to obey His word. And alam niyo po ba, kahit marami pong answer na tinanggap yung mga seven remnants, there is only one mystery na they really enjoy. They enjoy po to obey God's word. Kasi when we say obedience po, naroroon po yung burden. Tama po ba? And of course po, kapag hindi po natin na-enjoy, kapag wala pong enjoyment ng obedience, magiging responsibility lang po ito, yung pag-obey. Tama po ba? Kaya po, marami pong mga anak yung halimbawa po hindi po sila nakikinig sa kanilang mga magulang,
Marami pong mga anak ang kumaga napapagalitan, napapalo, napapahama, kasi hindi po sila nakikinig sa kanilang mga magulang. So, ano pong ibig sabihin po nito? Kung mag-o-obey lang po tayo, ito lang po ay magiging responsibility and burden. Pero kapag dumating yung time na yung obedience na to ay maging time of enjoyment po natin, ito po ay magiging pagpapala. Ito po ay magiging kasagutan. Kaya po sa intro po natin, there are two things na you have to remember po. And I really think you are very familiar po sa word po na ito. Faith that comes from the word and word that bears fruit, faith. So ganun lang po yun. Ang pananampalataya na nagmumula sa salita ng Diyos. Di po ba? Dahil po sa mensahe na dahil po sa salita na patungkol po sa mensahe na si Jesus ang Kristo, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. Meron na pong pananampalataya, but because tayo ay tumanggap ng mensahe na si Jesus ang Kristo. Kaya yung pananampalataya po na ito na sobrang maliit ay lumalago. And that's what we call faith po. That's what we call faith. Kaya ang pananampalataya po ay parang isang halaman na inyo pong tinanim. Without action po, hindi po ito mag-grow. Tama po ba? Kung titingnan lang po natin yung halimbawa, yung tinanim po nating halaman, by looking at this plants po, tingin nyo po mag-grow po yun? Hindi po, di po ba? Kailangan po natin ng action. Kailangan po natin, we have to do something para yung halaman po na tumag-grow. Tama po ba? Kailangan po natin siyang diligan. Ibig sabihin po nun, tayo po ay gumagalaw, nag-a-act po tayo. So, ganun din po. Without the action of faith, yung pananampalataya po natin ay hindi po lalago. Kaya nga po yung dalawang bagay po na to. Ang pananampalataya ay nagmumula sa salita. Sino po ang salita? Si Jesus Kristo po. Amen po ba? Ibig sabihin po nito, dahil natanggap po natin, narinig po natin, napakinggan po natin na si Jesus ang Kristo, kaya ang bunga po nito ay pananampalataya. That is word that bears fruit. Ano po yung bunga ng salita? Pananampalataya po. Kaya sa unang number one po ng intro. Kaya sorry po. Kung may pagpapala po ng obey God's word. So we have to know po, ano yung estado ng tao kapag hindi siya sumunod sa salita ng Diyos? Ano ang estado ng tao before nating makita yung blessing, yung pagpapala to obey God's word? We have to see po, ano yung magiging estado ng tao kapag hindi siya sumunod sa salita ng Diyos? Makikita po na... Sorry po. Makikita po natin from Genesis chapter 3, ang unang tao ay nadaya ni Adan at Eva. Ang unang tao ay nadaya po ni Satanas. Naintindihan po ba natin? Sorry po. And sa madali pong salita, ang lahat po ng tao ay nilikha po ng Diyos according to His image. But because yung mankind, yung original man, sila ay nadaya ni Satanas. Kaya yung original blessing and yung original na pagiging imahe po ng Panginoon, ng Diyos, lahat po yun ay nawala. Kaya po, ano po ang magiging estado ng tao kapag siya po ay napahiwalay, kapag siya po ay hindi sumunod sa salita po ng Diyos? Number 1, Genesis chapter 3 verse 5 hanggang 6. Ibig sabihin po nun, ang taong hindi sumunod sa salita ng Diyos, ang resulta po nun is ano? Separation from God. Sa madali pong salita, ang estado ng tao na walang pagsunod sa salita ng Diyos, they became self-centered. Naunawaan po ba natin? So, ulitin ko po. So, sa madali pong salita,
ang resulta po ng disobedience ng tao sa Diyos ay separation. That is the reason why ang mga tao ay naging self-centered. So, sa madali kong salita, ito po yung estado ng tao na mayroong disobedience po sa Panginoon. And pangalawa po, they became ano po, material-centered. Money-centered, Genesis chapter 6, verse 4. Ano pong nakasaad po dito? Lahat po ng tao, ginagawa nila, iniisip nila, puro masasama. And pangatlo, they became ano po? Success-centered. Genesis chapter 11, verse 4. Ito po ang estado ng tao na walang pagsunod po sa Diyos. Pero ano po yung pinaka fundamental reason? It is because po ang tao ay nasa loob ng fundamental problem. And why do we have to what's this po? Always remember na yung buhay ng tao ay nasa fundamental problem. Bakit po? It is because po lahat po ng problema ay nagmula po sa fundamental problem. So tandaan niyo po ang isang bagay po na to. Kapag tinignan niyo po ang sitwasyon po ninyo right now, o kapag tinignan niyo po yung taong nasa paligid po ninyo with her own problems, kung ano po yung estado niya po ngayon, hindi po sila ang madadaya, pero kayo po. Bakit po? Kasi pag sinabing nakikita mo sila with her own problems and with her own state, ibig sabihin po nun, hindi mo nakikita kung ano yung fundamental problem ng tao po na yun. O kaya nung sitwasyon na nararanasan mo right now. Kaya bakit po importante na you have to know kung ano yung fundamental problem ng tao? Nang sa ganoon ay hindi po kayo madaya kung sino man po yung mamit ninyo o kung ano man pong situations ang mag-arise sa paligid po ninyo. Amen po ba? So, these are the states of mankind po na nag-disobey po sa Panginoon. Sinabi po ng Diyos na huwag mong kakainin ang puno na ito na naglalaman ng mabuti at masama. Dahil sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Sinabi ng Diyos sa English version, you will surely die. Pero ano po yung paraan ni Satan? Sinabi niya sa tao, you will not die. But God said, you will surely die. Siguradong mamamatay ka. Pero binaliktad ni Satanas, you will not die. Di ka mamamatay. So ganun po ang strategy po ni Satanas. Lahat po ng salita po ng Diyos ay binibigyan niya po ng kabaligtaran para nang sa ganun tayo po ay madaya. Pero by God's grace po, we are old na ma-restore yung fundamental blessing, yung original blessing na pinaggalaw po sa atin ng Panginoon. Kaya pangalawa po, what is true restoration po? Ano po yung true restoration na dapat mangyari po sa buhay ng mga tao? And ano pong klaseng tunay na restoration yung na-restore sa mga buhay po ninyo nung tinanggap niyo sa Jesus? First, yung spirit and yung soul po ninyo ay na-restore. Sa madali pong salita na na-restore yung spirit and soul po natin, doon tayo ay mga alipin ni Satanas. And pag sinabi pong alipin ni Satanas, hindi po natin alam po yun. We are not aware na tayo po ay alipin po ni Satanas. Pero ganun po yung spiritual na estado po natin. So, ibig sabihin ng restoring our spirit and soul, ibig sabihin po nun, tayo ay ibinilik ng Diyos sa fundamental blessing. Pangalawang true restoration is yung restoration ng ating mind, brain, and our heart. So, ano pong pinaka-importanting healing ang dapat nating ma-receive is yung healing ng ating spirit and soul. Kasi once na magkaroon ng healing ang espiritu ng tao, different kinds of healing will follow po. Yung healing ng mind, mental, our brain, our heart will be healed po. And pangatlo po,
the healing of our physical body will take place po. So, ano pong ibig sabihin mo? This is true healing po. Di po ba? Kaya, we are not called by God. I mean, hindi po tayo tinawag po ng Panginoon just to restore yung, what's this, yung physical body ng tao. Not just to give healing physically. Not just to heal their mentals, yung mga problems, but to heal their spirits and souls. This is the reason why God called us po. So, pangatlo po, kung alam na po natin yung magiging estado ng tao na mag-disobey sa Diyos, then malalaman po natin ano yung magiging estado ng tao na sumusunod sa salita ng Diyos. Number one, Genesis chapter 1 verse 27 and chapter 2 verse 17. Ano pong ibig sabihin po nito? Restoration of God's image. Ito po yung estado na po ng tao who obey God's word. Kung ang original naman, kung si na Adan at si na Eva ay nag-obey sila sa Panginoon. And sometimes nagkakaroon po ng mga biro na, ay kung hindi siguro dahil kay Adan o kaya kay Eva, wala tayong tinatawag na fundamental problem, walang mga ganitong klaseng mga problema. But do you believe in God's absolute sovereignty po ba? So everything, lahat po ng bagay ay nasa loob ng lubos na kapangyarihan po ng o paghahari po ng Diyos. Kaya ano po yung estado ng tao who obeyed God's word? Na-restore na po sa buhay niya yung imahe ng Diyos. Ibig sabihin po nun, meron pong pagpapala sa loob nito. At pangalawa po, alam po ng taong yon yung five absolute things. Alam niya po kung ano yung absolute sovereignty. Alam niya po kung ano yung absolute covenant. Alam niya po kung ano yung absolute plan. Alam niya po yung absolute enjoyment and yung absolute fulfillment. Sino po yung mga tao na ito? Sila po ay mga tao who obey God's word. Kagaya po ng sinabi ko po kanina, when obeying God or obeying His word ay magiging burden kapag tinake natin to as our responsibility. Pero kapag tinake natin tong obedience or yung pag-obey sa Panginoon as our part of enjoyment ng ating journey, so makikita po natin yung every blessing. Amen po ba? So sa atin pong main message, why it's by obeying God's word? Why it's by only obeying God's word? Bakit sa natatanging pagsunod lamang sa salita ng Diyos? Bakit po? Number one, obeying with faith. This is very important po. Ibig sabihin po nun, action with faith. And before i-confess ni Simon Peter na Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Actually, yung pag-confess niya po, ito po ay isa rin pong action. Tama po ba? Pero yung pananampalataya po, ay ito po ay naitanim sa kanya at ito po ay lumago nung kasama niya si Jesu Kristo na magkaroon ng evangelism and ministry. So, ganun din po. Ano pong ibig sabihin ng obeying with faith? It's Matthew chapter 16, verse 16, si Jesus ang Kristo. Kasi when we believe, Lord, you are the Christ, the Son of the living God, then magagawa po natin i-entrust ang lahat ng bagay sa Panginoon. Nasasamid ako. Magagawa po natin i-entrust, ipagkatiwala ang lahat ng bagay po sa Panginoon. Pangalawa pong obeying with faith is to enjoy the answer of only Christ, God's kingdom, and filling of the Holy Spirit. And pangatlo pong obeying with faith, it is to see yourselves as a spiritual summit, as a skill summit, and cultural summits. Amen po ba? Kaya po, there's no other reason po why God always emphasize sa mga Israelites to trust and to obey His word. Lahat po ng yun ay para sa kanila. Sa madali pong salita, lahat po ng bagay ay ibinibigay po sa atin ng Panginoon para po sa ating ikabubuti. Do you remember po yung Roma chapter 8 verse 28? Ang lahat ng bagay
ay sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa.